Good morning, guys. Makulimlim pero maaraw. Ang gulo eh, no? Punta lang ako na bayan. At mayroon tao doon sa kubo. Maya-maya pupunta tayo doon kasi medyo pagagandahin natin ng konti yung kubo. Abangan nyo mamaya, pagbalik ko. Dahil day off namin ngayon, bala ko sana mag short ride. Kahit dito lang sa gawing Tanawan, basta yung gawing Nueva Ecija na yan. Kaso dumating yung pamangkin ko, at yun nga, pipinturahan daw yung kubo. Sabi ko mamaya, babalik ako. Kaya sikatuhin lang ako sa bayan. Ganda ng sikat ng araw. Okay, we're good. Ganun lang kabilis para sa bukid. I-renovate na natin yung kubo kahit na wala pa isang taon. Hindi, ano kasi na babasa. Hindi advisable yung varnish pagkatagulan. Lalo na't naaanggihan. So kailangan talaga pintura. Okay. Dito na yung mga magpipintura. Si Gerald, JTV. Nasa link yung baba. Baligtad. Nasa baba yung link. Yan, pipinturahan nila yung kubo natin. Ayan, kulay pink yata. Light pink. Ano pa? Hindi, bibili pa naman. Pamulay na ubo. Ay, hindi mo sinabi sa akin. Dapat nakabili. Anong kulay? Ako bibili. Ay, si Alvin, tsaka si JR, mga pamangkin. Ayan. Anong kulay bibiling ko? Bili tayo ng ano. Color na rosyeng. Ayan, dahil nababasa ng ulan, nangingitim. Nabaliwala na yung varnish niya. So, natatanggal yung sticker. Ha. Pakita lang natin yung before and after. Ayan. Ito yung pangahalo dun sa white puting pintura, guys. Malalaan natin kung anong kulay yung kalalabasan. Black acrylic color, tapos ito Venetian red. Ito yung isang rosier. Thank you. Ito na lang, umabot tayo. Okay, let's go. Tama, maganda yung panahon, madaling matuyo yung pintura. Kay Kabeli to, mobile kusina. Dito tayo dumaan para maiba naman. Na lang dun eh, para naman maiba yung ano nyo, view. Na-harvest na yung mga melon dito at kapakuan. Hindi natin napuntahan.
yung kaalaga sa mga pakwan at milong kanina yung binisinahan ko si Kuya Nato. Tapos sa iyo. Ay naku. Masakit sa utak tong kalsada dito. O ba to? Paalog. Maaalog ang utak mo rito. Pero kaya naman yan, hindi siya maputik. Bagay, pabor din sa amin yan kasi nung wala pang bato-bato to, yung mga nakasingle, grabing magpatakbo dito. Napakabilis, tulin. Madalas kami, nahuhulog dito sa irrigation eh. Yung pa mga nakainom, tapos malakas ang loob mag-drive. Meron na kaming ilang beses na inahon na motor dito, single, tricycle, kaya madalas nahuhulog dyan. Malalim na naman yung ano, irrigation. Kakatubig na naman yung naalala ko Linggo nga pala ngayon, buti bukas. Diyos, Santa Rita. Ano mo ko lang yan eh? Ang half day lang mo. Half day. Pero wala nga ang harang sumipa. Wala sila nung ano. Oh. Ano? Si Gerald wala. Di meron yan yung pula eh. Tikbukan ta rin eh. Sample. Ang itim niya oh. Ayan, pwede na. Pwede na ta? Parang medyo mapink-pink ng konti. Ito yung una. Tingnan namin kung ano yung maganda-gandang kulay. Ang plano ko kanina, pupunta ako dun sa magsho-short ride ako sa Tanawan. Yung kasing gloves na ginagamit namin pang motor ni Paring Reggie, doon namin nabili yung sa Tanawan. Pag nagmumotor kasi ako, hindi ako makapag-gloves ng buo. Kailangan hati lang dahil pag pinipindot ko yung GoPro sa helmet ko, kailangan kalitaw yung daliri mo, pero pag buo yung gloves mo, hindi mo mapipindot ng maayos yung GoPro, kaya gusto kong palitan yung ano ko, yung gloves ko, at yun nga, yun ang plano ko. Papasyal muna sa Tanawan, kaso itong mga pamangkin ko may trabaho to eh, Sunday lang ang day off nila, at ito nga pipinturahan daw nila itong kubo, so hindi na ako tumuloy. At para naman magmukhang bago yung kubo natin. Ito sigurong loob, varnish na lang din, papatungan na lang namin. Okay pa naman siya. Ito hindi naman nababasaan ng ulan. Mas maganda yung kulay ng ano, ng varnish dito sa loob. Ang importante yung dito sa labas para protection din sa tubig. Yan o, meron tayo sa klolo. Uy! Lumating! Ay! Lumating ka na pala! Sabi ko, kung di siya busy, pumunta siya rito eh. Kinatawagan ko rin si Eddie, baka ka ko walang ginagawa. Ito, pintura muna tayo dito. Ay, hindi na naman ang install ko! Lay hagdan. Bawon eh.
tama listing po niya. Irrigation, may tubig naman eh. Ayun na, may tubig naman eh. Makanya na kamu. Sige na. Mawala ko. Kaya naman ng pintura, pwede mong palitan, madaling palitan ng kulay. Kung anong kulay gusto mo, papatong ka na lang. First coating. Okay, isa dun sa itim-itim, diba? Malinis ang tingnan. Bili mo na akong ulam, maglulutong ulam na lang kami ngayon. Dito na lang kami, inihaw. Tsaka inihaw na tilapia. Yan oh. Yan, eh, yung pinaka-design niyan. Kain na muna tayo. Ede! Kumain na si Ed eh. Ang daya nga eh. O. Tek. Nice na yan. Nalangang natin rin. Kumain. Dito tre. Kumain. Magtilapi ako. Ayaw talaga ni Eddie. Taga no? Kumain na siya. Ma, nakalukulo. Ayun, lukulo ka na. Laso? Palukulo ka mo na yan, ba? Dito. Ayun no. Ito, dala-dala ito na. Diyan pa may itong yan. Nahihiya eh. Nahihiya ta sa amin. Mahihiyain pa rin bata na yan. Tinawagan ko kanino, kumakain daw eh. Tikwas ka. Ay, pupul. Pupunasan yan. Boy, kagaling na talaga. Meron pa siya pa ganun. Hindi yung tangan kulay ganito. Alam nga ni si Manu. Pagkitas ka. Pero naka-bounder niya si Manu. May palay na siya. Palawid ito. Repora. Pasayin muna natin si Manong. Long, may tatanong lang ako lang. Kano kinikita yung isang araw? Commission was 150 magabon yan. Pagkamaharap, may takminda. Maka 300 pesos ang araw. Pero pag ganyan, maulan, 150 lang. Pagdito mo yung susi mo. O, bibigay ko yung kita mo isang araw para makapagpahinga ka na. Ito, may bigas ka na eh. May pambigas ka na eh. O, kahit yung isang araw lang makuha mo.
Pag-asama pa ba kayo? Right. Ito guys, yung si Manong yung nabigyan namin ng gulay, yung kinukwento ko. Tapos bumili kami sa kanya ng ice drop. Tapos binigyan ko ng gulay. Pinalitan niya ng ice drop si Manong. Sige nung, salamat. Sige. Yun yung sinasabi kong inaabangan ko, tsaka yung isang nagkakarga ng lighter. Ang kausap ko na rin yun dati, yun nga, kumikita lang sila ng 150, 200 hanggang 300 sa araw pag maganda daw yung panahon. So hindi na bumalik yung nagkakarga ng lighter. Ayan, si Manong laging pumabalik dito. Kaya kahit yung isang araw lang nilang kita, may abot natin, malaking tulong na sa kanila yan, diba? Masarap magbibigay ng konting tulong sa mga masisipag na taong gaya ni Manong. Kaano pwede nating palitan ng kulay yan? Medyo malinis-linis ng konti, di ba? Kesa dun sa nangingiti, parang kulay kula po na. Salang nila yung makina kasi malalim na yung tubig ng irrigation. Okay. Tapos na. First coating pa lang yan guys. Pwede nating palitan ng kulay. Comment kayo sa baba kung ano yung maganda nyong maisasuggest na kulay. Yun ang ipapalit natin. Isa-second coat natin. Diba? Mas okay siya ngayon kaysa dun sa dati. Susunod ba kulay green? Pwede oh, para kulay gulay. Oh, di ba? Nice. Yung iguha natin, apple green. Hindi na isama yung kalan. Sakto lang yung ano, yung pintura. Makikibanding-banding muna ako dun sa mga pamangkin at nag-effort pa silang gumawa dito para gumanda yung kubo. Kwento-kwentuhan lang, lumalim na irrigation eh. Oh, kalahati na mahigit. Hindi sumasabay yung ulan kaya hindi inaabot yung sitaw. Kaya para dun sa mga interesado sa tungkol sa pagpipintura ng bahay, pakicheck nyo yung channel ni JVlog TV, nakalink sa baba. Pakisuportahan nyo na lang. Like a bird on a tree,